Sa nakalipas na mga araw, may ilang aksidente pong naitala na ang mga driver nakadroga. Kaya ipinanukala ng ibalik ang drug test bilang requirement sa pagkuha ng lisensya. Balitang hatid ni Salima Refran. Nangyari sa magkaibang lugar, pero may pagkakatulat ang malagim na pag-araro ng flatbed truck sa San Jose del Monte, Bulacan, na ikinamatay ng isang mag-ina, at ang pananagasa ng isang jeep sa Makati na ikinamatay ng isang estudyante. Ang mga nasa likod ng manibela, mga driver na parehong aminadong nagsasabu. Pero nakapagtataka pa bang nagkalisensya at nakapagmaneho pa ang dalawang ito? Wala naman kasing umiiral na regular na paraan ng pag-monitor kung nagdodroga ang isang motorista. Maging ang drug test na dating requirement sa pagkuha ng lisensya, tinanggal na noong 2013 dahil hindi naman daw epektibo. Noon, nakaka-prepare sila. Abang positive pa sila sa drug test, di sila muna nag-apply ng license. Pero dahil sa mga insidente kinasasangkutan ng mga driver, naghaina ng panukala si Batangas 5th District Representative Marvie Mariño na ibalik ang drug test requirement sa lisensya. Ang LTO nagsasagawa naman daw ng mga on-the-spot random drug test para masala ang mga nagdodrogang driver. Mula September 2019 hanggang ngayong Pebrero, 61 bus driver ang nagpositibo sa surprise drug test. Sa roadside testing naman mula noong Nobyembre, 16 na truck driver ang nagpositibo rin sa drugs. Nito lang Miyerkules, 7 sa 53 jeepney drivers ang nagpositibo sa isinagawang roadworthiness test sa Makati. Maganda dito kasi nahuli siya sakto. Karamihan dyan, kakagamit pa lang. Ang lahat na nagpositibo sa paggamit ng droga, nahaharap sa paglabag sa RA 10586 at sinailalim na sa license revocation procedure. At dahil professional license ang hawak, sa unang conviction pa lang, habang buhay nang hindi makakakuha ng kahit na anong lisensya at makakapagmaneho ang nasabing driver. Balak na rin ang LTO na maghigpit sa pagbibigay ng professional license ngayong taon. Bukod sa mga dating requirements, daraan na rin sa training at pakukuhanin ng National Certificate sa Pagmamaneho mula sa TESDA o sa kahit na anong LTO-accredited driving school. Sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, mayroong 3-strike policy kada taon. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng 3 violation sa loob ng 1 taon, maaaring maharap ang motorista sa suspensyon o pagkakansela ng kanilang lisensya depende sa bigat ng paglabag. Salima Refran, GMA News.